Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Magsayo at Terence Crawford. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So sa latest interview nga po kay Mark Magnifico Magsayo ni Winter TV, ay sinabi ni Magnifico na ang paghahabol ni Gary Russell Jr. sa kanya upang humingi ng rematch ay wala na sa kanyang kamay ang desisyon. At bagkos magdedepende na daw ang lahat sa MP Promotions President na si Sean Gibbons. Pero ang tiniyak nga po ni Magsayo ay handa siyang labanan ulit si Russell kung sakali. Sinabi din ng ating pambato na ang plano daw sa ngayon ay depensa muna ng kanyang WBC Featherweight World Title Belt kontra sa kanyang mandatory challenger. At pagkatapos nito ay doon na daw sila sasabak sa isang unification fight kontra sa iba pang mga kampyon ng featherweight division. Inihayag din ni Magsayo na dati pa daw ay pangarap niya din talagang makalaban ang kasalukuyang WBC Super Featherweight Champion na si Oscar Valdez ng Mexico. Subalit dahil nasa division daw siya ngayon ng featherweight, kaya naman dito daw muna siya magfocus. Mandatory title defense at unification fight muna. At pagkatapos nun ay kung mapag-usapan daw ng kanyang promoter na paakyatin siya ng timbang, ay doon niya na umano hahamunin si Oscar Valdez. Pangarap ko rin makalaban si Oscar Valdez dati pa kasi alam niyo naman yan, dati kong makalaban si Oscar Valdez. Pero ngayon, world champion ako sa featherweight. Pag-focusan ko muna yung featherweight defense, championship defense, then unification, and then kung mapag-usapan ng promoter na akit ako ng timbang, tapos hamunin natin si Oscar Valdez. At nang matanong naman si Magnifico patungkol sa numero unong fighter ngayon sa kanilang division na si WBO World Champion Emmanuel Navarrete, ay inamin nito na mahirap daw talaga ang fighting style nito. Kaya naman kailangan daw talaga nilang pag-aralan ng husto ang estilo nito at pagsikapan ng sobra ang pag-ensayo. Hindi niya umano mapapangako na matatalo niya si Navarrete, subalit magpupursige daw talaga siya. Lalo pa tayo umanong mga Pinoy ay talagang walang inaatresan at talagang nilalabanan ang kahit na sinong itapat sa atin. Sa kabilang banda naman mga idol ay sinabi naman nga po ni Terence Crawford sa kanyang latest interview na kapag hindi niya pa daw nakuha ang laban sa mananalo sa unification fight na Errol Spence Jr. at Yordanis Uga sa Abril, ay babalakin niya na umanong umakyat ng 154-pound junior middleweight division at labanan ang mananalo sa undisputed title fight sa pagitan ni Jermell Charlo at Brian Castaño. Isang napakalaking hakbang po nito kapag tinuloy ito ni Terence Crawford, kung saan tiyak na mas tataas ang respeto sa kanya ng mga boxing fans. Bukod dyan ay mapapatunayan niya din sa paraan na ito na hindi talaga siya ang umiiwas kay Errol Spence Jr. Bagko si Spence ang talagang umiiwas sa kanya. Bago din pala matapos ang video na ito ay suportahan din pala natin ang YouTube channel ng isa pa nating pambato na si Magic Mike Plania sa pamamagitan ng pag-subscribe sa kanyang channel. Nasa description ang link ng kanyang YouTube channel. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH.